Hi! Hello! Ito po si Lolo Smart. Ngayon o, gagawin na natin yung part 2 ng 18 inches na ventilador. Nito hong nakaraang video, natuklasan ho natin na yung stator coil nag-spark, nagkaroon ng sunog doon. Kaya umaandar, biglang huminto. Kaya po, huwag kayong aalis sapagkat lahat ng yan tatalakayin natin dito sa video na to. Coming up next! So, nakabili na ako ng pamalit. Kaya, ikakasa natin to doon sa housing. Ito rotor, ito ang shaft nung rotor. Ito naman ang kapasitor. At maya-maya, papakita ko sa inyo kung paano testerin ito. Meron po akong binili na special washer. Mura lang naman ito. Kailangan ito. Mamaya po, makikita nyo lahat kung paano isa uli. Ito kasi ay yung busing sa likuran po. Ang paglalangis ay ganito. Ikikiling mong ganon. Ano po? Ito kasi nagkaroon ng opening. So, lagyan natin ng langis. Dito po. Yan o, uobserbahan nyo. Kapag mabilis matuyo, ibig lang sabihin, uhaw sa langis. Po. Pero kapag hindi agad-agad nauubos, ano po? Ang ibig sabihin yan, okay sa langis. Pwede mo na siyang ibalik sa tamang pwesto. Ayan, ganyan, pantay, ano po? At para hindi po kumalat ang langis, punasan nyo na lang ng toilet paper. Itong toilet paper, marami po itong pakinabang, lalo sa langis. Kapitino kasi ng langis, kaya napakaganda. Ano po? Ito po ang front housing. Ito. Yan ang front housing. Ito yung propeller. Ano po? Ngayon, ito ganun din doon sa rear. Lalapit ko. Lagyan natin ng opening. Yun. Clearance para sa langis. One drop. Hintayin yung maubos. Two drops. Tapos, sa pagkakataong ito, ibabalik na natin, ano po, sa tamang pwesto. Yan. So, nalagyan na natin ng langis. Nalagyan na natin ng langis, 6 drops naman, itong rear bushing. Okay? Ayos na yon, ano? Ngayon, te-test rin ho natin itong kapasitor. Kung pwede pa o hindi na. Hawak ko na ho ang tester. Ngayon, ang matino, kapag ang deflection ng tester, nilagay mo yung test prod dito sa magkabilang dulo at from doon sa kanyang pinanggagalingan, gumalaw, anywhere ho huminto dito sa scale, pag yan ho ay huminto at bumalik ng doon sa pinanggalingan niya, good ang kapasitor. Pero checkin muna natin to kung gumagana o hindi. Nasa times 10 ho. Nasa times 10. So, short mo lang. Uy. Short mo. Steady. Ito ho yung pang sentro nung zero. Pag paganun ho ang ikot, pupunta siya sa medyo gaganon. Ano po yung needle? Pag naman ang ikot eh paganito, clockwise, pupunta siya, lalapit siya doon sa dulo, sa zero. Pag nirelease mo to, ayan naman. Ito nga pala, wala akong polarity. Kaya pwedeng mabaligtad. Okay? Ang matinuho, galing dito sa zero, ganyan, tapos babalik anywhere, ano po. Huminto dito, o kaya huminto doon, o kaya huminto dyan. Basta bumalik, sumagad dito uli. Kusan siya nang galing yung needle, ano po, ayos na ayos. Hindi po siya sira. Ilagay mo to sa times 1K. Yan. Short natin. Tapos, isiro muna natin to. Zero.
Yan. Lagay po natin ang test prod dito. Testing. Yun. Okay. Gumalaw, bumalik. Good. Baligtarin rin natin. Gumalaw, bumalik. Good. Nagresto siya sa pinanggalingan niya. So, ito ho ay good. Hindi na natin ho kailangan palitan. Usually, kapag bagong billing stator coil, lima ang kulay. Dilaw, kapasitor po kasi ang dilaw eh. So, dyan natin ikakabit yung kapasitor, wala hong polarity ho yan. Kahit magkabaligtad. Ito hong green, tatabi nyo. Ihiwalay nyo rito. Usually, ang red, pinakamabilis, pinakamalakas. Ito ho yung itim, ito yung gitna, sa number 2. At ito hong white, sa number 1, pinakamahina. Kaya ko ho nabanggit kasi i-steady mo tong isang test prod dun sa green. Simulan natin ho dito, no? Dito sa pula. Nasa 30. Dito ho tayo magbabasa sa taas, ano po? 30 eh. Susunod ho yung number 2, medium, nasa 34. Ano po? Itong white, nasa 35. Ngayon naman, itong green, may kadugtong huto dito eh. Papuntang kapasitor. Napin natin. Yan. Yan. Ito ang magkadugtong yung green tsaka ito. Pero ito naman yung kabila, isang dulo o isang connection doon sa kapasitor. Meron pa ho isang testing ito. Kunin mo tong green tapos dito sa bakal. So hindi po siya grounded kasi kung grounded 'yan, dapat may palong ganun. Dapat 'to wala. Kaya yung ganyan nandito yung needle, good ho to. Walang deflection, good ho. Okay. Tapos na mga testing. So buuin na natin. Di ba? Ang siste, ito, nasa likod. Ito po. Hindi po pag ano, no? Yung kawad, nandito sa harap. Hindi po. Mali ho yun. Dito yan sa likod. Pag hindi mo na-isentro, gumagalaw. Pero pag na-isentro mo yan, steady ho siya. Yan mo yan. Next, lagay natin ito ngayon. Yan. Yan. Ganyan, ano po? Eto. Eh di nakakasana, di ho ba? Kailangan nun, hindi mag-move yan. Pag umikot ito, hindi po align yung front, yung bakal ng stator coil, pati ito, rear housing. Hindi po siya swak. Pangito under nun. Hindi po pwede yun. Konting pokpok para kumilos. Ano po? Huwag nyo ito todo. Hawakan mo pa ganon para hindi kumalas. Tapos, sara mo. Ano po? Pag nilagay mo to, ayan, nakasagad, ano? Counterclockwise muna ikot. May madidinig kayong clock. Ganon, pakinggan nyo. Yun. Saka mo ngayon, hihigpitan. Yun po'y senyales na naka-align na yung thread nitong bolt do sa thread ng butas. Kaya wala ho siyang lost thread. Hindi po nasisira yung thread nung nandito. Edi walang gastos, di ba? Tapos i-hand tight mo lang. Wag mo agad ito todo. Hand tight
Ibig sabihin, pwede mo na siyang bitawan, hindi na siya kakalas. Ano po? Okay, lagay natin to ngayon. Criss-cross. Doon naman sa kabila, sa tapat. Tapos dito, tapos doon. Criss-cross kung tawagin ho yun. Ayan. Pakinggan nyo ulit. Yun. Saka mo ngayon ihigpit. Hand tight. Huwag nyo muna itotodo. Alam nyo kung bakit? Para hindi po siya mangiwi. Ayan. Criss-cross. Last. Okay. Pag ganitong hand tight na, kakalabitin mong gano'n, no? Tsaka mo papaikutin. Ayan, may ikot. Hindi mo siya maigpit, oh. Kailangan. Pag ganyan na ho yan, ibig sabihin, pwede mo na siyang higpitan. Todo mo na kung gusto mong todo konti. Criss-cross. Dito naman sa baba. Tapos dito naman. Ayan. Ayan. Ngayon, pag ito ay humigpit, huwag kayo mag-alala pag di nyo mapaikot. Testingin natin, no? Ah, umiikot. Halimbawa, ayaw umikot, mahigpit. Gantuhin mo lang. Oops. Gantuhin mo lang. Ayun, no? Oh, tumino na. So, ayan na yan. Matino na yan. Oh, ayan. So, higpitan na natin ngayon. Ah, panahon na para itodo. Ano po? Criss-cross pa rin. Ah. Maluwag pa rin. Alright. Yan. And then ito. Yeah. Maluwag. Ah, okay. Okay na okay. Di ba? Smooth. Okay, good. Ito naman. Sa akong paalala, ang red, number 3. Number 3. Ang black, number 2.
Number two, number one. Number one, I'm white. Okay. Number one, white. Number two, black. And number three, red. Apo. Okay. Ito naman ngayon ay yung green. Line 1 ho yan eh. Line 1. So, where's the other? Ito, kuha tayo. Okay. Ngayon, no, te-testingin natin kung iikot. Ito, tataob mo. Kasi mahirap na ho, no? Para iwas ho sa kuryente, huwag ho niyong hahawakan to. Huwag niyong hahawakan yun. Tsaka ito. Yung loob na to. Huwag na huwag ho niyong hahawakan, no? Pag na-i-plug na. So, plugging. Yan. Yun, no? Miko to. Yun o, mikot to. Mikot na. Didinig ko pa ugong. Mikot na. Number two. Uy. Yun. Alright. Pasok. Galing. So, bunutin natin agad. At saka isara na to. Baka ho makakuryente tayo eh. Hindi ho maganda yon. So, kasan na natin. Excited lang ako. Kasi. Testing. Ipa-plug ho natin, no? Pero huwag nyo hahawakan ho ito. Pakiusap po. Huwag nyo hahawakan ito. O kaya ito. Makukuryente. Makukuryente ho kayo. Ayos. So, kakabit na natin, no? Kabit natin yung parilya, yung nandito, tsaka yung parilya. Kabit natin. Excited ho ako. Kakabit na ho natin yung silak. Careful, mata ko yan. Alright.
testingin ho natin. Number one. Oh, lakas ng tunog ah. Number two. Oh, lumakas ah. Number three. Bagyo. Bagyo. Patayin ho natin. Punutin ko. Okay, tapos na. Maandar na. Testing. Huling testing ho, huling testing. Pinakamahina. Number two. And then number 3. So ayos na, di ho ba? Ayos na po ang ating ventilador. Yun ang mga check-up, yun ang pagbubukas ay nasa part 1. Part 2, eto, nakita nyo na kung anong nangyari. Huwag mo niyong kakalimutan mag-subscribe. Pati na yung hit the bell ng notification para lagi kayong notified sa lahat ng bagong videos na nai-upload. Like the video and comment below. Kung meron po kayong nasa sa isip, basta tungkulo sa ventilador na ganito, biglang huminto, edi, anong tawag nun? Tanong lang ho kayo. O kaya naman, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 nito, eh, panoodin ho nyo muna para makita nyo kung paano binuksan, paano tinesting, continuity testing, ganyan po, paano nakita yung depekto, eh, nandun sa part 1. Kaya magkita-kita ho tayo sa mga susunod na videos. Sa lahat po ng aming subscribers na nananatiling matapat at patuloy na sumusubaybay, eh, maraming pong salamat sa inyo. Doon naman sa bagong magsusubscribe, welcome na welcome kayo dito sa ating Lolo Smart Channel. See you in the next video. Bye! Bye for now!